Connie, nagsagawa nga ng surprise drug testing sa mga bus driver ang Philippine Drug Enforcement Agency sa mga bus terminal ngayong mag-uundas. Sa pangunguna ni PDEA Deputy Director General for Operations, Attorney Ruel Lasala, isinailalim sa testing ang mga urine sample mula sa mga driver. Isang driver ang nag-presumptive positive sa initial screening. Ayon kay Lasala, dadaan pa ito sa confirmatory test sa lab ng PDEA. Hindi naman daw agad ibig sabihin na nagdodroga na ang driver. Maaari daw kasi may mga iniinom siyang gamot na nagre-react sa drug test kit. Gayunman, hindi na pinayagan ng LTO na bumiyahe ang nasabing driver. Kasabay nito, nagsagawa rin ng paneling para sa mga kargamento at mga bagahe kontra droga. Inikuta ng mga K-9 ang mga terminal. Namahagi rin ang PDEA ng mga pulyetos na may impormasyon kontra droga. Connie. Sam? Yes. Oo. So itong mga nahulihang bus driver, ano na ang mangyayari sa kanila sa ngayon? Connie, ang mangyayari dito, sila ay hindi na pinayagan ng LTO na makabiyahe. No? Yan kasi ay isa sa mga ruling nila na kapag nag-positive o presumptive positive sa drug test ay hindi na papayagan na bumiyahe yung driver. Pero nilinaw naman ng PDEA na hindi agad ibig sabihin na nag-presumptive positive ka na sa test ay drug user na yung driver. Maaari daw kasi na meron siya mga gamot na iniinom na nagre-react doon sa drug test kit. Kaya naman, isa sa ilalim pa sa confirmatory test yung sample nung naturang driver. Pero yun na nga, bilang paniniguro na rin ng LTO, sinabi hindi na muna pwedeng bumiyahe yung nasabing driver. Connie. Alright, maraming salamat sa lima, refran.